Yan, guys. My name is Police Jacob. Kung first time kayo sa aking channel, so pag-usapan natin ngayon tulad ng pit promise ko 2.4 million kung paano natin mararating upon retirement. So how to reach 2.4 upon retirement or at the age of 50, kung medyo uumpisa na kayo ngayon, medyo bata-bata pa kayo, ay kung mag-start kayo ng the age of 40 upon retirement of 60, so paano natin mararating itong small amount na 2.4 or 3 million. So kung ikaw ay nasa level na ganito, so pa-kinsi-kinsi, 20-20 lang ang iyong income as a ordinary common employee, di ba? So ngayon ang itong tips or option na ibibigay ko ay option, ito lamang yung paraan na alam ko na pwede kong i-share sa inyo na kahit konti, eh, kung magugustuhan nyo ay pwede nyo gawin, lalong-lalo na yung mga age o bracket of 25 to 40. Ito yung applicable. Malaki ang inyong chance. Pero in the age of 40 to 60, so 20 years. So, ito po, siguro sa pangalawa. Kasi yung chance nyo mag-develop ng skills ay medyo mahina na. Yun po. Ngayon, so ito na. Ito ay hindi to instant. Talagang ang kailangan mo dito ay mahabang panahon. 10 years to 20 years to. Long term, pwedeng mid term. Mid or long plan. Ito guys, kung nasa age of 20 to 40 kayo, ito yung kailangan nyong gawin. Mag-develop kayo ng skills. Option number one, skills. Halimbawa, anong kong ngayon, empleyado na, so maliit yung income. Mag-develop kayo ng skills para makapag-apply kayo o mapromote kayo o makapag-apply kayo at makuha nyo yung target na sahod na 50k, 40 to 50k. O pag nangyari yon, masave nyo yung kalahati nyo in 5 years, mayroon na kayong 1.5 in 5 years lang. In 10 years, the rates of 3M, kung as is yung expenses nyo, kung makukuha nyo yung salary nyo na 50, madali lang yung 50. Dito sa Pilipinas, medyo mahirap kunin yan. Pero sa, siguro sa ibang bansa, madali lang, mag-abroad kayo. Kasi ang skills worker sa ibang bansa nagre-range na 50 to 100 ang starting. So ngayon kung wala ka na dun sa anong yon, sa bracket na yon, 25 to 40, ito nang option ang kailangan mo. Option 2, mag-save ka na with interest. So gaya ng ginagawa ko, makibakas kayo sa mga malalaking kumpanya para makasave kayo. Hindi kasi po sapat yung savings lang na walang interest. Kung ang sahod mo 20, mahihirapan kang kunin talaga itong imposibleng makuha mo itong 2.4 or 3M. So, ang ginawa ko, member tayo ng AXA, payable in 10 years. So in 10 years stop na tayo magbayad. So aantay na lang natin yung pwede mong i-encash yun in return. Tapos or hindi, pababayaan mo lang kasi nga retirement ang purpose natin. In 20 years is equivalent, forecasting is 1.5. So konti na lang ang kulang, diba? Yan po. Makibakas kayo sa mga negosyante na malalakas. So yung mga negosyante niyan ay pinagtibay na ng panahon niyan. May mga eksperto yan na nagmamalakad. Kasi hindi mo naman natin kayang magpalago ng ganong pera.
So makibakas kayo. In the first place, kung kayo ay breadwinner, ay insured kayo in the second place. In the end, meron pa kayong security money preparation for retirement. Diba? So, and the other, ang number 3 mong option, ito, maghanap ka, sabi ko lagi, i-maintain mo yung salary mo ngayon, kung meron kang salary, i-maintain mo. Tapos, look for passive income. Ano nga ba itong passive income? Ito yung habang nagpapahinga ka, natutulog ka, wala kang ginagawa, ay kumikita ka. So, passive income is similarly in extra income. Umpisahan mo siguro sa 50 pesos hanggang sa 50 pesos hanggang magandang 200 pesos per day. So, malaking pera na yon. Ang kailangan mo lang, kasi ito talaga ay suggested passive income, extra income. Pero yung execution nito ay depende yun sa ability mo, kakayahan, sa time, sa environment, kung ano-ano pang factors na dapat mong, dapat natin i-consider. Kaya ito lang, generic lang siya, passive income. For example, gaya ng mga iba nating nakikita, habang nagtatrabaho siya, nag-u-online siya, ano pa, habang nagtatrabaho siya, bit-bit niya yung kanyang ibang pagkakakitaan, which is nalegal, hindi siya illegal, di ba? Yung po yung ating recommendation para ma-reach natin yung ating 2.4M. Huwag po kayong mag-focus doon sa mga accountability. Tulad ng car, kukuha ka ng hulugan in 5 years, equivalent of 1.2 or 1 million. So kasi ang mga sasakyan, depreciated value yan. After 5 years, humihingi yan ng accountability o liability. So, babayaran, in short, walang return. Siguro, pag-isipan nyo kung mag-i-invest kayo o kung kukuha kayo ng installment sa mga ganyan, malakihang investment, malakihang perang usapan. Po, makarating kayo sa aking kalagitnaan. So, hinihingi ko lamang ng comments and likes para yung video natin ay malagay sa recommended video at lumakas yung ating possibility views at time watch para umangat ang ating YouTube channel. So, sa mga video nating susunod, huwag po yung i-skip ang ads para naman sa ating 0.01 revenue or sabihin natin konting sahod. Sentabo lang po yan. So sa konting abala sa inyo, siguro 30 seconds. Yun na lang po ang maitutulong nyo bilang sa katulad naming mga small YouTuber na kumikita ng 0.01 sa ating mga partner YPP. Yun. So, yun guys. So, iiklian na natin yung ating video. So, almost 9 minutes lang. Gagawin natin 10 minutes. So, gwintuhan muna tayo in 1 minute para maging 10 minutes siya. So, yun guys. Kung kayo guys po ay may question regarding sa ating video, mag-comment lamang po sa ating social media or comment box para ma-assist natin. At guys, so reminders, kung kayo ay magtatanong dito kayo sa mga maliliit na YouTuber, kasi malaki ang chance or 100% na mapapansin po yung mga questions nyo o yung clarification nyo, unlike doon sa mga 100,000, 1 million. So, yung malagyan ng heart ang inyong question doon, ay inyong tanong, ay napakaliit pong nanliit na chance. Sabi, in short,
Kasi marami kayo, marami kang kaagaw. So, yan po. Hanggang sa muli, my name is Pulisya ko. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Kung kayo ay may tanong regarding sa criminal procedure, criminal, paano maging kaso, ito po yung channel na lalapitan nyo. So, hanggang sa muli, thank you for watching.